Naniniwala ang isang political expert na seryosong kinukonsidera ng Liberal Party ang pagkuha kay Vice President Binay bilang standard bearer sa 2016. Ito'y kahit pa hindi sigurado kung mapapanatili ni Binay ang ratings nito, lalo't marami pang pwedeng mangyari. Ibandila mo, Ron Gagalak. Ang sa akin lang po, para ipagpatuloy at mas mapabilis pa ang pagbabagong tinatamasa ng ating lipunan, iisa lang ang batayan sa pagpili ng papalit sa atin. Sino ang wala ni Katiting na dudang magpapatuloy sa transformasyong ating isinasakatuparan? May mga nag-isip na ang tinutukoy ng Pangulo na posibleng magpatuloy sa kanyang pagkapangulo ay si Vice President Jejomar Binay. Lalo na nang ibunyag ni Binay kahapon na posibleng maging adopted presidential candidate siya ng Liberal Party. Politika eh, maraming probability. Sabi ng isang kaalyado ng Liberal, mistulang namamangka sa dalawang ilog ang pahayag ni Binay. Eh kasi kung malakas siya, ba't kailangan mo pang makipag-alyansa with the Liberal Party? Pero nang tanungin mismo si DILG Secretary Mar Rojas kung siya ba ang tinutukoy na magpapatuloy sa sinimula ni Pinoy. Kung ako lang tatanungin, at ito walang pahintulot sa Pangulo ito, wala ring konsultasyon sa partido ko ito, eto ako lang ito. Dapat mas mahaba ang termino ni Pangulong Pinoy. Ayon sa kampo ni Binay, wala pang pag-uusap pero bukas sila sa posibilidad. We're waiting to sit down, pag-usapan, ano ba ang tingin natin na prioridad ng ating mahirap na kababayan. Pero para sa Liberal Party, walang ganitong usapan. There has been no discussion on that. Okay. So there is, and at the end of the day, the party will be influenced in its decision by the decision of President Noynoy. Ang susuportahan daw nila ay si Rojas. Para naman sa isang eksperto, totoong pinag-iisipan ngayon ng Liberal na kuhanin si Binay para sa political survival. At stake dito yung bahagi pa ba sila ng ruling coalition na lilitaw after the 2016 election. Mapipreserve ba na yung gains nila? Mapipreserve ba nila yung mga resources na kuha nila? Ang malulugi daw ay ang una dahil sa halip na sila na ang bida pag nanalo si Binay, mamamayani pa rin daw ang Liberal. Pareho ito ng senaryo ni Manny Villar one year before the 2010 election. Walang nagdi-dare na magsabing matatalo siya. Pero nung dumating ng actual na kampanya, number 3 siya. Kaya wala raw makapagsasabi kung mame-maintain ni Binay ang kanyang ratings hanggang 2016 dahil malayo pa at marami pang pwedeng mangyari. Ron Gagalak, ABS-CBN News.